Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Bad news sa mga fans ng Phoenix Suns dahil si Kevin Durant ay nagtamo ng left calf strain matapos ang game laban sa Dallas Mavericks kahapon kung saan nagtala siya ng 26 points on 37 minutes of playing time. Out siya ng at least 2 weeks ayon kay Shams ng ESPN. Muli siyang titingnan ng medical staff ng Phoenix Suns matapos ang 2 linggo at dito sila gagawa ng desisyon kung handa na ba siyang bumalik sa loob ng court. Ang calf injury mga kaibigan ay ang same injury na natamo niya sa Golden State Warriors noon na mindali nila at nagresulta sa Achilles injury. Ito din ang same injury na naging dahilan kung bakit na mahinga siya ng matagal noon sa Brooklyn Nets. Again, bawal nga itong madaliin dahil konektado nga ito sa Achilles mga kaibigan. Same injury ito kay Giannis last playoffs na naging dahilan ng kanyang pagiging out sa buong first round ng playoffs. Well, bad timing nga ito para sa Phoenix Suns dahil napakaganda nga ng tinatakpo ng kanilang kupunan ngayon. Hawak nga nila ang best record sa Western Conference na 8 wins and only 1 loss, including ang 7 magkakasunod na panalo. Nag-a-average din ngayon si KD ng 27.2 points, 6.6 rebounds and 3.4 assists per game on 56% shooting sa field at 42.9% shooting naman sa 3-point line. Ganun pa man ay naglalaro nga siya ng 38.9 minutes per game. 2 season lamang siya nagkaroon ng higit pa na average playing time dito at yan nga ay noong second and third year niya sa NBA taong 2008 and 2009. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang ang Cleveland Cavaliers naman ay ayaw nga talagang matalo, patungo sa fourth quarter ay down by 12 sila sa surprising team ng Brooklyn Nets. Tila ba naubusan nga sila ng gasolina matapos ang dominant performance kahapon lamang laban sa Golden State Warriors. Ganun pa man ayaw nga talaga nilang matalo mga kaibigan at nakumpleto nga nila ang comeback at nakuha ang panalo sa score na 105-100. Dahilan kung bakit aabante na sila at mananatili na hawak ang perfect record na 11 wins and 0 losses. Nanguna dito ang 23 points, 16 rebounds and 4 steals ni Evan Mobley, 22 points si Donovan Mitchell at 20.6 assists si Darius Garland. Sa Nets naman ay 23 points si Cam Johnson, 22 points si Cam Thomas at 22 points din kay Dennis Schroeder. Nagtala naman si Victor Wembanyama ng 24 points, 16 rebounds and 7 blocks, 23 points si Stephen Castle at 21 points na nagbabalik na Devin Vassell. Ganun pa man si Chris Paul ay nagkalat at nagtala lamang ng 3 points and 9 assists on 0 of 6 shooting sa field at ang resulta nga nito ay natalo sila ng Utah Jazz sa dikit na score na 111-110. Ito pa lang nga mga kaibigan ang pangalawang panalo ng Jazz sa season na ito. 20 points, 6 rebounds si Lauri Markkanen, 23 points si Colin Sexton, 16 points, 4 assists si Jordan Clarkson, at 15 points, 10 rebounds, and 3 steals naman si John Collins.